Nagising na yung aking princess. Say happy afternoon, everyone! Say happy afternoon, mga shots! Kagigising lang ng baby Ayana ko. It's afternoon nap. But today, it was not a good day today, baby Ayana. I'm pretty sure. Kasi kaninang madaling araw, actually kagabi pa, alas 11 siya nagising natulog siya. The rest of the night, puro iyak na ang baby ko. And yung mommy, na high blood na, uminit na yung ulo ko, mga shots, kasi grabe yung antok ko, ang pagod ko ba. Tapos ayaw niyang tumigil, napapagod na rin ako, hinayaan ko siya. There was a time na hinayaan ko talaga siya umiyak, siguro mga 2 minutes, 3 minutes ko hinayaan siya umiyak. Kasi pagod na pagod ako, di ko na kaya, kasi parang feeling ko pag bubuhatin ko siya, may tendency na talaga siya na mahuhulog siya sa balikat ko kasi wala na talaga akong lakas. Ewan ko ano nangyari sa kanya kagabi na panay siya iyak ng iyak na hindi ko maintindihan. Kaya yung mood ko ngayon, ay hindi maganda yung mood ko, baby Ayana. Ito kakanap niya lang. Gusto ko sana matulog kanina, sabayan ko siya. Pero grabe, ang dami kong gawain. Hindi ko magawa-gawang sumabay sa pagtulog sa kanya. Katatapos ko lang maglaban ng kanya mga damit kasi wala nang masuot. Yung damit ng baby ko, akala ko, baby, I thought you gonna sleep longer because mama want to sleep too. Ang bigat ng mata ko ngayong araw kasi, what's wrong? Itong batang ito, nag-aano nga, nagpuparwesyo? Nag-aaborido yung batang ito? Ewan ko ba? O, give me smile na lang so mama will, what are you saying? If you feel sorry to mommy? Dahil pagod talaga ako, Iday. Pinuyat mo talaga ako at sinagad mo yung aking pasensya kagabi. Grabe. Sinagad mo yung pasensya ko. Yung tatay naman, hindi naman makapag-ano sa'yo. Wala yung tipong meron ka namang kasama sa bahay. Kaso lang hindi siya makatulong sa akin sa pagpapatulog nito. Kasi ayaw nga nilang dalawa sa isa't isa. Alam mo yung nandiyan naman, may katuwang sana. Pero ayaw mo. So, si mama talaga yung nagpapaano sa'yo, nagpapatahan. Ay, nababad trip na ako. Sorry, baby. Okay? Sorry if I let you cry. Feel bad. Anyway, hapon na. Ito na naman yung mangyayari sa atin ngayon, baby Ayana, no? Wala naman tayong magawa. Gustuhin ko mang matulog, hindi ako makatulog kasi antok na antok talaga ako. Ang dami kong gawain, hindi ko rin maintindihan kung anong uunahin ko. Akala ko matulog pa rin to, gising pa pala itong batang ito. That was a quick nap, baby. Can you sleep more? A little bit longer? Sige na. So mama, I can do something else. I still need to wash your clothes. Ha? Huh? Ay nako. Ay, Diyos ko. Lagi na lang tayo nangi-stuck sa bahay. Baby, kailan pa tayo magkakalabas? Ano tayo makakalabas naman? Kasi pag umaga naman kasi tayo nagigising. Alangan, tayo gagala tayo ng gabi. Can we change? Or actually, nag-change na yung kanyang routine. Kagabi, 2 days ago na nag-change ng kanyang pagtulog. Siguro natutulog na siya ng 11. Pero nagigising pa rin siya. Pero hindi as in tulad ng dati na 3 o'clock, 4 o'clock natutulog kami. Sana magtuloy-tuloy na, baby. Can you do that for me? So we can go outside too. We can visit titas and go to SM and malls. Huh? Instead of sleeping during the day, can we do that? Yes? Nakikinig pa naman siya. You know, look at mommy's eyes. I'm very tired looking. Ay, actually pala, sumabay pa to, ito nga. Sumabay pa to yung aking ginagawa sa kanya kasi nga nag-aaborido. Ngayon, hindi ko siya mahawak-hawakan ng maayos kasi yung didi ko, nagpatalwas. Ano ba tawag sa taga-Bisaya nun? Ah, nagpalutas. Nagpalutas na kasi ako. Ano ba sa taga-English din yun? Hindi na ako nagpapasuso sa kanya kasi nga, there was a time na grabe yung puyat ko talaga. Tapos pinadidi ko siya ng madaling araw. Ayaw na bitawan yung suso ko.
Diyos ko ninyo, ako rin hindi naman ako makatulog ng may nagsususo sa akin kasi hindi siya maganda, hindi talaga ako nakakatulog. As in, puyat na puyat ako. So sabi ko, hindi na to maganda. Tapos, nung nagkasakit siya, lately lang, inayawan niya na yung suso ko. So sabi ko, parang na-realize ko buong araw, hindi na siya sumususo. Sumususo siya ng madaling araw. Kaso nga lang, inaayawan niya na rin. Siguro wala na siya nasususo ng masyado kasi nga, hindi na ako na masyado nag-iinom ng tubig. At saka wala nang napoproduce yata ng maraming milk. So, talagang inayawan niya na. So, mula ngayon, actually mga 3 days nang yung hindi ako nagpapasuso sa kanya. So, medyo yung aking suso, mayroon pa rin di tulad ng first day, second day, na di mo talaga siya ma-touch kasi nga, napakasakit. Diyos ko, niyo marima. Ang daming, sakripisyo ng ina. Napakasakit yung suso ko na hindi mo talaga, buti na lang yung anak ko, tinutulungan ako magbuhat sa kanya, siya yung nagpapatulog sa kanya. Tapos kanina nga, medyo mayroon pa rin akong kirot na naramdaman, and nakatulong. Sa totoo lang, nagkikurious lang din ako, sabi ko, totoo ba yan? Nakatulong yung pag nagpapaano kayo, magpapalutas ng baby, nakakatulong talaga yung cabbage na buo, tanggalin mo yung kanyang leaves, tapos ilagay nyo siya sa freezer, tapos syempre magbaprosen yun, diba? Tapos ilagay nyo sa suso. Nag-work sa akin talaga, yung tipong hindi na siya meron ba rin kunting, very slight lang na kirot, pero hindi na talaga kasi nakirot kasi nakita ko ngayon sa TikTok and sinurge ko rin na maganda pala yung cabbage na ilagay mo rin sa suso nga kasi para yung milk niya, something to do with the milk, basta yun na yun, i-search nyo lang. Nakatulong talaga siya sa akin, sabi ko buti naman. And ngayon, ayan, yung suso ko hindi na masyadong mabigat kasi mabigat talaga yung suso pag malaki. Awan ko kung dahil ba sa yung malaking suso mo talaga, di ko alam kasi pag ang suso may laman, mabigat siya, di siya comfortable. So ngayon medyo lighter na yung aking pakiramdam sa suso ko na hindi na siya mabigat kasi nga kukunti na lang siguro yung gatas niya. So ayun, finally baby, at hindi naman siya naghanap din ng kanyang suso, hindi rin siya naghanap ng suso ko. So mas parang good thing also na you're good girl to baby, ha? You don't look for my susu, yeah? You just want milk, yeah? You just want milk, you don't want my susu, yeah? Tumatawa pa naman siya. Diba? You're not looking for my susu. Oh, what's wrong? Don't be cranky now, baby. We had enough. Huh? That's already too much, not enough. Too much already. Grabe din yung iyak ng batang ito today kasi nga dahil nga di ko alam sa mga I can't explain sa ngipin or something cranky, sang cranky ka lang talaga. Ay, anyway, sana matuyo itong ating labahan, baby, kasi wala ka nang masuot. So yun lang yung ating gana for now. Gusto kong matulog na ako makatulog, gusto kong magkape, na sobrahan na ako sa kape. Yung tipong matamis na naduduwal na ako sa baka kape. Gusto ko yung kape na maganda. Baby, sige na. Can we change your sleep routine? Makalabas man lang tayo kasi para banay tayo tulog pag umaga. Mga aswang tayo. No? During the day. We supposed to go outside. We will go to Tashe and go to swimming. You want to go to swim? With Ate Malia? Come, we have to do that, baby Anna. What's wrong? You want your milk? Yeah? Mama will give your milk. So my baby won't be cranky again. Okay? Okay, Mama will get your milk.
Ang aking bibing may sumpong. Bibiana may sumpong, ma Bibiana. You got sumpong. Oh, say hi to them. Say hi everyone. How's everybody? Say how's everybody? Say hi to them. This is my cranky girl, Ayana. Oh no. Come on. You want more? You want me to make another one? What you want now? Kiss mommy, give me my hug, give mommy hug, kiss mommy, kiss, where's mommy kiss? Peekaboo, serious? Serious, yeah? Where's the peekaboo? What are you doing? Oh no. Oh. Hi. Still sleepy? What a good life, right? Yes, nice life. Say thank you, Lord. My baby's life is so good. Oh yeah. Oh, what happened? Why is scratching? Okay. Finish your milk. Yeah, finish your milk so Mama will carry you. What you want? Okay, kiss mommy. Okay. Kiss mommy. Give mommy kiss. Okay. O, dito na lang natin i-end yung ating vlog. This is only a short vlog, mga shots. See? Please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless us all. Bye, mga shots. Bye. Bye. Say bye.